sa ano niya, sa link niya. So manalo Bren dito kasi gusto na gameplay tulad ni Profi. Yes. I think I agree kasi parang nakikita ko sa game na to, ito yung Bren Esports. Kaganina nga, di ba? Like, sa Ling at sa Kari, dapat di sila dalawa mamatay. Isa mamatay sa kanila, lalakas ka agad panel ng kabilang panic. So, kailangan nilang mag-play ng maayos. Be aggressive but be safe in the same time. Kailangan din nila makakuha ng kills. Kung iisipin mo, Wise with the Bounty Hunter. Then, Carl with the... Di ko alam kung ano tawag namin siya, electric pad eh. Sa... yung gamit ng RTZ, si ano, Killing Spree. Ayan. Killing spree, yeah. Electric tawag... pad, no? Tama naman. Mas maganda naman yung electric pad. Matingnan natin, may clash yata agad. Medyo maagaga dito. Nagkakaagawa kasi nung Lito. At so far, isang blue, isang purple, tapos isang Lito sa kina-Cartesi. Hindi ko sure kung ano ang nakuha dito ng ONIC PH. Kung nakakuha ba sila. Pero makita mo yung net worth, parehas na parehas. So yung si Cartesi, ang gusto ko dun sa kinuha niya dito, hindi imbis na Bounty Hunter, parang tinatansya yata nila na aabot to ng matagal ng late game. Hindi sila magwa-Bounty Hunter para easy kill. Yeah, at totoo. Kasi malakas pa rin kahit late game na. At saka kung iisipin mo to, kasi dyan sa killing spree, pag nakapatay ka, nag-heal ka. So ibig sabihin, gusto ni Karl na pumatay at pumatay at pumatay. So ibig sabihin, pagka nag-clash, gusto niya lagi nandun siya sa clash. So pag nakapatay siya ng kill, sustain niya yon at tuloy-tuloy lang siya sa pagka-clash nila. Pag hindi siya umuwi ka agad. Ang init ng laban. Si Iacno, syempre, napag-farm din. Ang ginawa dito ng ONIC PH, hindi naman super funnel. Kung mapapansin nyo, mas mayaman si Karl TZ kesa kay Kari. Kasi meron ding gold dito yung mga supports. Kung mapansin nyo, si Few Lasty, kunong para natin kay Omay Vils at Jay, slightly lamang yung ONIC PH. So, more on pantay-pantay ang network. Nakita nyo, kitang-kita nyo, may graphs tayo dito. Syempre, hatid sa atin na malapit natin yung production team. Pansinin nyo rin yan, guys. Ang laking tulong yan pag medyo gusto nyo aralin yung laban. So, ONIC PH, mas more on even farm sila. Yung Ben Esports, talagang all-in. Let's go RTZ tayo dito. Ano ba? Ano ba mo dun? Dito sa ONIC, tol, nakita ko, nung nag-flicker si Few, tumambay na kagal sila sa taas. So, given information nyo, sinabi nila na, tol, wala nang flicker si Few. Umakyat kagal sila. Tinimer na nila yan. Since yung flicker cooldown, alam na nila, memorize na nila. So, alam na nila kung kailan sila papalagmas na doon sa top lane na nag-flicker na si Few, di ba? Tama dyan. Kasi info na pwede mong gamitin for your own good. Kasi what it does is it gives you and your team yung parang advantage. Kasi alam mong walang flicker yung kalabad. So pwede nyo kang i-pressure yung top lane, which is what they did. At ang gusto ko yung sinasabi mo, Doug, yung mga ano ngayon, yung mga sa Philippines, to say the least, nagbibilang na rin. Dati kasi sikat na sikat to sa Indonesia, yung kabisado nila. Uy, ito! Ayan o, alam nila kasi na wala nga namang flicker na available para if you kaya papuwersahin na nila, they might get the kill for this. Iyak mo, nag-flicker na rin. Ah, buti ba na si Fiams paglangan? Pero syempre, maabutan pa rin. May kontra nga lang ang Bren Esports, Jay. Medyo matagal bago na kapag-Lore's Pathway at yung ONIC PH hindi rin makakuha ng kill. Makikita mo at masasabi mo na talagang ML na ML ang mga players natin ngayon. Totoo, isipin mo doon, nakita mo nagpa-able si Few. Alam kasi nila walang flicker. So, ginawa nila doon, nag-counter ka agad sila and nagkatakutan na sila and iyak mo, konti na lang. Iyak mo, konti. Konti na lang. Pag sinugod niya pa yun na konti, siya yung magiging first blood doon, promise. And okay din yung ginawa doon, iyak mo, naging ano siya, naging play safe in that time. So, hindi niya kailangan bigyan ng gold kaagad ang Bren. And pag nakuha naman ang Bren yon, kaya na i-dominate yung game. Masaya pag binigay kay Carl. Oh, pero eto, inapat na nila. Kung tatlo kulang, apatin nila. At kasama si Wise, may hatak pa kasama. Binigay doon sa ating carry na may Bounty Hunter yung first kill. At dahil dyan makatulak din sila. May Canon, may tatlong miyembro. Pero Bren Esports, de defense. May farsa nga naman kasi. Gandang wave clear. At swabbing sabi, ito naman yung value na nakukuha mo mula dun sa Farsa. Tamang wave clear lang, using the further airstrike. Ang init, Kuya Doggy. At maging wolf tool, nakakatuwa kasi kung titignan mo dito yung ONIC, ginawa nilang stepping stone yung lower bracket. Every time na lumalaban sila, the next game, mas magaling na sila. And after dito, magaling sila ng todo. So pag ang ginagawa nila itong practice round, pag umabot na sila sa final, kaya na nilang tapatan ng Sunspark. It seems like yun yung gusto nila mangyari dito. Pero lastly, sabi niya dito, initiation muna. Patay yung Haja agad. Glory's Pathway masyadong matagal. At yan ang unang kill na ako ng Bren Esports. Medyo tumatagal yung mga kills natin, ha. 1-1 pa lang, 5 minutes na. Ito tol yung beauty ng
typical and fundamental picks. Kaganina kasi nakita natin sa Brent, nag-explore sila, which is para sa akin, bad habit yun. Kasi kung isipin mo to, nasa MPL ka na, ba't ka pa magta-try ng ganun? Why? Di ba? So, eto, maganda pinapakita dito ng Brent. This is what Brent is. Eto yung dito sila cast and they need to stick on this kind of stuff. We'll see. Mukhang mag-aryata ng Clash in my Turtle. Sino ang makakuha? Parehas may retribution. Pero syempre, si Carl TZ ang makakuha. Actually, isa lang pala ang may retribution. And, sorry about that. It's just Carl TZ. And it's almost automatic na sila yung makasecure ng Turtle kasi wala naman talaga mananalo sa retribution. Unless magkamali yung may retribution, which is hindi mangyayari sa gantong level ng laban. Pero nakapagtaka doon pa yung Wolf, kung isipin mo, ba't yung ONIC ba nagsimula ng Turtle? Kasi kung wala silang retribution, ba't nila sinimulan yun? That's right. Tawagod nila si Wise, pero may Purify nga naman. Ang gandang timing. Papatay nila yung Rhenus, pero si Omay Venus, ililigtas dito si Wise J. Very low, will be taken down. Ononic PH, isang pangit na lab na laban ang kanilang pinwersa dun sa may bottom lane. Makapush sila. And actually, si Cartesi, da-dive pa nga kasi kaya-kaya naman. There's the third, second kill para sa kay Cartesi at pangatlo in total para sa Brent Esports dun sa may bottom lane. Si Yak, kung sabi nilang, sige, push na lang ako dito. Wala akong magagawa para sa team ko dyan. Totoo naman kasi wala, like pag pumunta pa siya doon, too late na. Baka pwede siya kasi mamatay, di ba? Pag namatay siya, sayang lahat ng yun. Pastilton, paging Wolf, kung isipin mo, eto si Carl TZ. Eto yung champion mid laner sa SEA Games. And ang saya, ang gandang tignan. Like, flawless lahat ng galaw niya. Hindi siya nagsasayang ng moves, hindi siya nagsasayang na kung ano-ano. He go for the kill, and pag nakuha niya yun, nagpa-farm ka agad siya. Hindi siya nagsasayang ng time every second na nagtitik. Sa kanya talaga dapat. Oh my Venus, nahuli dito ni Lasty. Farsa, combination with the Atlas. Naho. Sobrang solid ng damage output. Dalawang supports yan ng Brent Esports na nakakuha ng kill. Samantala, Brent Esports kinoconsider na mag-knockout ng buff pero hindi nila abutan. Masyado nung play si Wise. So far, so good para sa Brent Esports. 5-1, nakakuha ng tatlong tore. In the end, ONIC PH, mukhang nahihirapan sila ngayon kumpara sa previous game. Kung iisipin mo to, like, ngayon sa panel meta, yung 3,000 gold yun tol, ang laki niyan. Sobrang laki niyan, to be honest. Hindi katulad dati na 3,000 gold, okay, kayang pangabulin. Kaso ngayon kasi sa panel, tol, yung core yung nakakatanggap. Sabihin natin, yung 1,000 gold sa kakampi and 2,000 gold sa panel. So, ang laking power spike na mas lala pagdating sa item. I agree. Ngayon, si Omay Venus, eh. Ina-type na nga dito, but in comes the ultimate malaki Wise. Kaso kulang na kulang pa rin damage at play nga dito ni Carl TZ. And we know na lamang naman talaga yung link kung 1v1 lang na sa Bayern Big Cass. Wala sa ONIC PH at Brent Esports. Eto, mukhang makakuha pa rin pangatlong kill. Hindi na. Kartizi, masastun muna dito ni Hylos. And I don't like na lagi napapatay dito si Oh My Venus, yung ating Kaja. Siya kasi yung pang-pigil sana doon sa Ling. Kaso doon siya naiyari. Dilar na ko po. Mukhang mayayari pa nga. At yun, na-burst na nga. Nag-purify pa yun, ha? So, actually, ONIC PH dito, ang dami nang nawawalang resources sa kanila. Totoo. Kung isipin mo nga, kung nakikita mo nga, di ba si Carl gusto lumaban? Like, gusto, kaganina nakakuha siya ng kill and then ginugon niya pa yung Hylos. Dinidelay niya. Kasi habang tumatagal, yung minion wave tumataas. Pag umuwi na sila, pwede na siya mag-push. Pagkang, okay, kaklash ko ito ng konti, magbibigay ng konti skill, uuwi ka. Tapos ako, kami naman, magpo-push kami. Kukuha na namin kayo ng objective. Pag mas lalo pa lumaki yung goal namin. And Carl, napakatalinong bata. Ibang klase. Hangaos to batang to. And what he's showing right now, tol, ibang klase. Actually, laki naman. Biglang lumaki yung maturity din ni Carl TZ. When it comes to gameplay, ha? Parang nararamdaman mo yun, eh. Parang ang talinong mag-isip. Ang creative pa rin. Pero at the same time, na-outplay pa rin niya yung mga kalaban. Katulad ito, gagawin nila dito si Wise. Kaya ba tumakbo? Farsa na slow na kundi dito si Wise. Pero si Wise, lasting nga lang ang gandang ultimate man of Fatal Leaks! RKO out of nowhere! Oh my Venus, may punishment dun sa Tamos. But Brent Esports will still get the positive trade. 3-1. Makakuha pa sila ng Torre dun sa may top lane. I think it's safe to say sila na din ang abanting-abante sa laban na to. It's gonna be really hard for ONIC PH to come back from this. Kung ano yung ginawa nila sa game 1, ganun yung ginagawa ng Brent sa game 2. Pero kung titignan mo to, nakita mo yung nag-purify na si Wise kaganina. Pero nahuli pa din ni Lasty. Ayun to lang nagandaan kay Atlas. Mabilis ka mag-ulti kahit nag-purify. Madadala ka pa din sa taas. So ang ganda ginawa doon ni Lasty. Nice fast ulti. Tapos kinuha nila, sinecure kagad na yung kill. And now they're getting the Lord. A fast objective right here. Gusto nila tapusin, tol.
kung gustong tapusin at hindi naman malayo sa pagtapos dito ang BREN Esports. Nakuha nila yung Lord with the Retribution. Lamang sila ng about 8,000 and katulad ng sinabi ni Doggy dito, hindi lang yun yung nararamdaman mong lamang. I think yung link dito lamang ng isa't kalahating item dun kay Wise. At kung nagbanggaan sila dito, for sure, lalamang talaga sa link. Bukod sa idea na lamang naman talaga yung link sa carry kung 1v1 lang. Tapos may mga items pa na ilalagay mo doon. So, it's almost impossible to win a fight now for ONIC PH. Feeling ko kailangan nila ditong gawin, makahanap ng pitas gamit yung Kaja, pero hindi ganun kadali yun. Totoo, hindi tol. Kasi like, si Carl, kaya niyang i-dodge yung ulti ni Venus sa pashan niya, sa mabilis na paggamit ng ulti. And then Wise here tol, ang malaki katanungan, paano ka kukuha ng gold ngayon? Paano mabubuo yung win of nature? Kasi hindi ka nakakalabas na base. Nakikita natin na stack sila dito. Kailangan niyang i-third fill yung win of nature, LS win of nature kung gusto niya makounter kaagad si Carl. At alam natin na hindi yun yung best na progression sa'yo kasi hindi mapapabilis noon yung farm mo at hindi ka rin makakuha ng damage output na kulang ngayon sa ONIC PH. Kaya napaisip ako kanina na mas maganda yata yung Esme kaysa Uranus, pero yan na yung nangyari dito. Jay, ito na yung dive mula doon sa ating link, pero may expert na rin, nag-ultimate Iapno, matagal na damage will be taken up by the Farsas air, feathered airstrike, turn it down. Jay, ang mapapatumpa na rin, dalawa sa ONIC PH. Buhay na buhay pa rin ang BREN Esports dito. Dilar, nag-clear lang ng minion sa mid. Oh my Venus, nung tumalon, nasaktan na agad. Hindi na nila kayang lumab dito, Doggy. At yung base nila, nasisira na rin. Ito na, Tempest of Blades to get the kill. Oh my Venus, Wise cannot defend against 5. BREN Esports takes game 2. At pupunta tayo sa game 3. Oh my God. Tol, I'm speechless.